Mahal na Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa inyo at nananalangin na bigyan kami ng kalakasan ng pangangatawan, kalakasan ng loob, kalakasan ng pag-iisip upang maharap namin ang aming misyon, ang pagtulong sa aming kapwa, ang pagtulong sa lahat ng frontliners at maging sa individual na mamamayang Pilipino. Dinataas po namin sa iyong makapangyarihang pangalan ang aming kalakasan, ang aming kasanayan, ang aming karunungan sa misyong inihatang mo po sa amin. Ang lahat pong ito ay aming dinadalangin sa inyong pangalan, mahal na Panginoon. Amen. Itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na at the start, sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarain na itong COVID na ito. Huling bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas noong taong 1998, umaamin po ang ating mga economic managers na dahil sa hindi inaasahang krisis na dulot ng COVID-19, muling bumagsak ang ating ekonomiya. Pero sila na rin ang nagsasabi na kagaya tayo mga kabawi dahil sa may mga nakakasang batas, nakakasang mga proyekto na magkakaroon tayo ng mekanismo o paraan para muling sumigla ang ating ekonomiya. Samantala po ang DILG ay mayroon ng mga paunang sinabing lugar o syudad sa Metro Manila na pwede nang pumasok sa General Community Quarantine by May 15 or after May 15. Ito po ay ang syudad ng San Juan at ang Valenzuela because of the low cases of COVID-19 positive. Pero kahit na ito ay mababa yung bilang or papasok na sila sa general community quarantine stage, nagpapaalala pa rin ang DILG, ang Interagency Task Force, na dapat manatili yung mga nasimulan sa panahon ng enhanced community quarantine. Ano yun? Katulad ng physical and social distancing. Ang mga malls po ay magbubukas na rin by May 16 after May 15. Pero on a limited scale, yung mga dating activities na nakikita natin sa malls like marketing events, marketing activities, and other promotions, hindi muna yun papayagan ng pamahalaan para maiwasan na magkumpul-kumpul ang maraming tao. May report si Johnny. Hindi na muna papayagan ng Interagency Task Force on Infectious Diseases ang mga mall na nasa General Community Quarantine Area na magbigay ng libreng Wi-Fi, magsagawa ng sales at marketing events kapag nagbalik operasyon na. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, ito ay para maiwasan ang pagdagsa ng tao at masunod pa rin ang tinatawag na new normal dahil sa COVID-19. Hindi rin dapat malakas ang temperatura ng air condition sa mga mall. Dapat nasa 26 degrees Celsius lamang. Kinakailangan magkaroon po tayo ng centralized pickup location sa mga delivery service providers. Ang aircon po hindi dapat malamig, 26 degrees, at wala po dapat wifi dahil kapag malamig at may wifi, marami pong tatambay. Wala muna po tayong sales at saka mga marketing events na magdadahilan para magdagsaan ng tao, no? At kinakailangan mag-implement pa po tayo ng iba pang mga hakbang gaya po ng express lanes kung kinakailangan. Target anya na limitahan ang pagpasok ng mga tao sa mall, ayon kay Roque, isang metro dapat ang layo sa bawat isa. Lilimitahan po natin ang mga tao na papasok ng malls na sisiguraduhin ang isang tao ay merong access sa 2 square meters. Ibig sabihin, 1:2. 1:2. Kung 200 square meter po ang tindahan, kinakailangan 100 persons lang ang pwedeng naroon. Lilimitahan din ang entrance o pasukan para sa senior citizen, mga buntis at mayroong mga kapansanan at kinakailangan na isa lamang ang kasama. Lilimitahan din ang paggamit sa elevator at ilalaan na lamang ito sa mga matatanda, buntis at may kapansanan habang ang escalator ay isang hakbang ang layo sa bawat isa. Sa mga supermarket at grocery naman, kinakailangan na may nakalaang upuan para sa mga naghihintay at one-way flow para hindi magsiksikan sa pila. Kinakailangan din nataasan ang presensya ng mga polis sa mga mall. Tatagal ang enhanced community quarantine sa Luzon
hanggang sa May 15, habang nasa ilalim naman ng General Community Quarantine ang ibang lugar sa bansa. Chona Yu, Radyo Inquirer, Nueva Benta, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na. At the start, sinabi ko sa inyo, bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayaruin na itong COVID. Nasa 7,000 na ang bilang ng mga overseas Filipino workers, yung tinatawag nating sea-based and land-based OFWs, ang sumailalim sa tinatawag na RT-PCR testing related to COVID-19. Sila po ngayon ay nasa iba't ibang quarantine facilities na sa Luzon na pinangasiwaan po ng pamahalaan. May report kaugnay niyan si Angelic Jordan. Halos 7,000 overseas Filipino workers ang sumailalim sa RT-PCR testing para sa COVID-19. Ayon sa Philippine Coast Guard, kabuuang 6,968 na land-based at sea-based OFWs ang sinuri ng Sub-Task Group for the Repatriation of OFWs mula May 2 hanggang 6. Sa araw ng Miyerkules, May 6, nasa 3,577 OFWs ang nasuri ng Sub-Task Group sa iba't ibang quarantine facility sa Luzon. Sumalang din sa pagsusuri ang Filipino workers sa MV Costa Venezia, MV Pacific Area at MV Carnival Spirit sa nasabing petsa. Sinabi ng PCG na lalabas ang resulta 2 araw matapos ang swab test. Samantala, nagsagawa rin ang PCG ng aerial surveillance para tutukan ang pagdating ng MV Ruby Princess sa Manila Bay Anchorage area Huwebes ng umaga. Lula ng nasabing cruise ship ang 214 Filipino crew members na nakatakdaring sumailalim sa RT-PCR testing para sa COVID-19. Mananatili namang naka-isolate ang mga OFW habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri, paglalabas ng kanilang quarantine clearances at kailangang transportation service para makauwi sa kani-kanilang pamilya. Kung positibo naman, dadalhin ang pasyente sa pinakamalapit na COVID-19 referral hospital para mabigyan ng karampatang medical assistance. Angelic Jordan, Radyo Inquirer, Nueva Noventa, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na. At the start, sinabi ko sa inyo, bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayaruin na itong COVID. Ang mga pulis ay walang duda ang bahagi ng ating mga frontliners sa paglaban sa COVID-19. Sila po ay kasama doon sa binibigyan ng priority para maging bahagi ng mass testing na ginagawa ng pamahalaan. Sa Eastern Police District ay nagsimula na sila ng mass testing. May report si Janice Cosho. Gamit ang rapid test kit, sumailalim na rin sa mass testing ang 40 pulis ng Eastern Police District. Importante sa amin to kasi para malaman ng mga pulis namin na kung nahawaan na ba sila sa kadami ng nakasalimuha o nakadeal nila. Kami, I required all the senior officers to have this one kasi kami, we dealed yung mga top brass namin, yung mga cabinet level secretaries, undersecretaries, at saka kung ano-anong meeting pinag-atinan namin. At the same time, nakipag-meet at deal din kami ng sarili namin mga tao, yung mga nasa frontliners na in-inspection namin. At hindi namin alam kung mahahawa ba kami o hindi. Sumalang na ng 2 ulit sa katulad na test sa Sinas at lumabas na negatibo ang resulta. Muling nagpatest ang opisyal at anya, nais lang niyang ipakita sa kanyang mga tauhan na hindi dapat ito kinakatakutan at para ipakita rin na ito ang isa sa mga tamang hakbang para labanan ang nakakamatay na sakit. To encourage awareness na hindi ka dapat matakot magpatest, na hindi ka dapat magalanganin, na ito ay para sa aming lahat. And this will give assurance to our people that we take care of our own. Na pag mayroon silang sakit, mayroon silang nabawan,
ay tutulungan namin sila at gagawa ng paraan para po mapagaling sila. Ang mga pulis na dumaan sa swabbing ay mga nakatalaga sa mga quarantine checkpoints dahil sila ang mga humaharap sa mga tao. Natutuwa naman si Sinas dahil marami ng lokal na pamahalaan sa Calacang, Maynila. Ang kasama sa mga inuuna sa mass testing ay mga pulis at umaasa siya na marami pa ang susunod. Inuuna nila yung kanila, yung mga constituents silang publiko, ay okay lang po sa amin yun. Basta pagbigyan kami ng chance later on to matest din yung mga local police natin doon. Ayon naman kay Mayor Marcy Teodoro, batid nila ang hirap at sakripisyo na ginagawa ngayon ng mga police, kaya't dahil may kakayahan naman ng kanilang lungsod, isinama na nila ang mga police sa mass testing. Dahil frontliners, meron silang service na ibinibigay sa mga tao sa public. Kaya kailangan yung results para sa frontliners, mabilis natin silang mailabas. At bahagi rin ito ng pangangalaga para sa kanila. Gusto rin natin, dahil mahabang panahon may exposure sila, maibigay din natin agad yung kinakailangan nilang supportive medical treatment. Ngunit ayon pa rin sa alkalde, maging ang iba pang itinuturing na crisis frontliners ay dapat din pangalagaan. Maging ang mga ordinaryong tao na nag-aalok ng kanilang serbisyo para sumabak sa pakikipaglaban sa COVID-19. Hindi lang yung mga medical workers natin na gusto natin pangalagaan, kundi pati yung mga non-medical, yung mga nasa border control points natin, yung mga barangay volunteers natin, yung mga nasa social amelioration programs natin, yung mga nag-distribute nito, mga social workers natin, yung mga ordinaryong tao na nagkaroon ng lakas ng loob, tumulong sa kanyang kapwa dahil sa panawagan natin sa bayanihan. Ito mga itinetest din natin sila. Ang sistema sa lungsod para sa duty ng mga frontliners, 2 linggong duty at 2 linggo na pahinga. At gusto ni Teodoro na matiyak na sa pag-uwi nila ay wala silang baon na sakit para sa kanilang pamilya. 2-week period yung kanilang duty. 2 weeks na duty sila, sama-sama sila na sa isang barracks o sa isang quarter sila. Hindi sila umuwi sa kanilang pamilya, nahiwalay sila. Ngayon, bago sila umuwi, as protocol, nire-require sila ng 2 linggo ulit na quarantine. Ngayon, para maiwasan na yung 2 linggong quarantine, ay itetest na natin sila. Janis Cosio, Radyo Inquirer, 990. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa. Lubos na makikisa ang Pilipinas sa trial stage na ginagawa ng mundo sa paghanap ng vaccine o antidote sa coronavirus. Pero ang sabi ng DOH, kailangang malinaw sa pasyente o sa individual na lalapatan ito na ito ay nasa trial period pa lamang. Ang mga bilang po na nagpa-positive sa COVID-19 sa Pilipinas ay patuloy na tumataas, pero ang sabi ng kagawaran ng kalusugan, walang dapat ikabahala. May dagdag na ulat si Angelique Jordan. Nilinaw ng Department of Health na hindi dapat ikabahala ng publiko ang napapaulat na daang-daang bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas kada araw. Nitong mga nagdaang araw kasi, mahigit 100 hanggang 300 ang napapaulat na bagong kaso ng nakakahawang sakit sa bansa. Sa virtual presser, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ito ay dulot ng patuloy na pagpapaigting ng national testing capacity ng Pilipinas. Ibig sabihin niya nito ay natatapos ng iproseso ang mga datos na naiwan nitong mga nakaraang linggo. Habang tumataas ang ating testing capacity, ay inaasahan nating tataas din ang bilang ng na-test natin dahil sa backlog. Ngunit hindi po ibig sabihin na dumadami ang mga bagong kaso. Ang ibig sabihin lang po ay natatapos ng iproseso ang mga datos na naiwan nitong mga nakaraang linggo. Nangangahulugan din anya ito na lumalakas ang response measure ng gobyerno sa gitna ng COVID-19 crisis. Dahil din po sa ating patuloy na pagpapaigting ng ating national testing capacity, asahan po nating makakakita tayo ng muling pagtaas sa bilang ng mga kumpirmadong kaso. Nais ko lamang pong bigyang diin na hindi po natin ito dapat ikabahala.
ang pagtaas ng bilang ng confirmed cases ng COVID-19 kasabay ng paglakas ng ating testing capacity ay isang indikasyon na mas lumalakas pa po ang response measure at mas nagiging aggressive po tayo na mas makapag-test, detect at isolate. Samantala, malaking tulong din anya ang ipinatupad na enhanced community quarantine para maihanda ang health system ng bansa sa COVID-19 pandemic. Hindi anya katulad ang pagtaas ng kaso sa Pilipinas kumpara sa laki ng naitatalang kaso sa ibang mga bansa. Kung atin pong ikukumpara ang bilang na ito sa iba, makikita po natin na bagamat meron tayong bagong kaso araw-araw, hindi po ito tumataas sinlaki ng pagtaas ng COVID-19 cases sa ibang bansa. Dahil po sa mababang bilang ng mga kaso sa Pilipinas, ang ating mga ospital at mga healthcare workers ay mas nabibigyang pansin ang pagpapagaling sa mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Kasabay nito, inihayag ni Vergere na ang pakikiisa at patuloy na pagtalima sa mga panuntunan ang susi para maiwasan ang COVID-19. Ang pakikiisa ninyong lahat at ang patuloy na pagsunod at pagtitiwala sa ating gobyerno ang naging susi ng ating mga nakamit na tagumpay nitong mga nakaraang linggo. Angelique Jordan, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na at the start, sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayaruin na itong COVID. Noong isang araw pa ay kumakalat sa social media na magkakaroon naman daw ng another extension, yung May 15 na deadline o pagtatapos ng enhanced community quarantine na parang third extension na mula nung idineklara yung ECQ. Sinasabi po ng Palasyo ng Malacanang, ng Interagency Task Force, na nagpupulong pa sila. Wala pang pasya kung ito ay ma-extend ng May 20 or May 25. Ito po kasi yung mga petsyang kumakalat sa social media, pero in other words, walang pasya, walang announcement na nagagaling sa Palasyo ng Malacanang. Samantala, may mga lugar po na zero COVID-19 sila ng panahon o simula nung panahong ipinatupad yung ECQ sa Luzon. Pero nag-isip sila na dapat ituloy nila yung mga paghigpit na ginagawa nila nung panahong naka-ECQ pa sila kahit mag-transition na sa panahon o sa yugto ng General Community Quarantine. May report si Janice Kosho. Halos walang magiging pagbabago sa bayan ng Pangil kapag naging epektibo na ang General Community Quarantine o GCQ. Sinabi ni Mayor Gerald Aritao, magluluwag naman sila kapag epektibo na ang GCQ. Ngunit labis pa rin silang mag-iingat para manatiling COVID-19 free ang kanilang bayan. So siguro ano pa rin po yun, hindi naman ganun nakahigpit kasi GCQ na nga tayo. Pero yun pa rin social distancing, yun pa rin ang susunod namin. Tapos basta ma-double check lang yung mga pumapasok sa bayan namin na hindi tiga amin, na matanong sila para at least, kasi nga po, ang hirap din naman pagka napasukan kami ng ibang tao mula sa ibang bayan na mayroong kaso. So, ganun pa rin. Diretso pa rin yung buhay naman. Batid naman ni Aritao na kapag umiiral na ang GCQ, hindi man balik sa dating normal, dadami na rin ang aktibidad ng mga tao at sabi niya, maglalabas sila ng travel pass sa kanilang mga kababayan. Sabi pa ng alkalde, ang kanilang mga kababayan na lalabas ng Pangil para magtrabaho sa ibang lugar ay kailangan sumailalim din sa quarantine kapag sila ay nagbalik. Basta lang po yung ako lang clearances niya, may provide naman niya sa amin. Kasi kaliwitan sa amin ngayon, may dami ng umaalis ng bayan ng Pangil na hingi sa amin ng travel pass. Start na ng trabaho sa Maynila . So nagbibigay naman kami. Ang pagbalik lang nga nalito sa aming bayan, kung talagang sila magtatagal ng ilang panon, so home quarantine pa rin. So tuloy pa rin yung pagpunta ng mga frontliner namin para i-monitor yung kanyang temperature. So ganoon pa rin yung procedure namin.
Nang maging epektibo ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Luzon, nag-total lockdown na sa sentro ng Pangil. Ang mga hindi residente ay hindi na nakakapasok at sila ay dumadaan na lamang sa National Highway patungo sa ibang bayan. Ito ang itinuturong pangunahing dahilan ni Aritaw kaya't wala naging kaso ng COVID-19 sa kanilang bayan. Hindi naman naging problema sa kanila ang pagkain dahil may biyaya silang nakukuha mula sa lupa, gayon din mula sa lawa ng Laguna. Aming pinag-usapan yung food security po ng aming bayan. So okay naman kami, kaya namin sustain kasi nga sa ibang bayan napakaipit, hindi kami makapasok yung mga kababayan namin. So sustain naman namin hanggang sa ngayon yung pagkain ng aming kababayan na kahit kami hindi tumawid sa ibang bayan, tuloy pa rin yung pagkain namin na nagbibigay sa aming mamamayan. Madaling sumunod ang mga tagapangil dahil sampalataya sila na hindi naman sila magugutom. Isaraman nila sa iba ang kanilang bayan. Jan Escocio, Radyo Inquirer, Nueva Leventa, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-uusisa. Itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na at this time, sinabi ko sa inyo, bantay kayo dito, bantay tayo, talagang yayaruin na itong COVID na ito. Nasa mahigit ng 100 mga local government units ang nakatalima sa kanilang obligasyon na ibigay yung cash assistance sa mga beneficiaryo na itinakda po ng pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang social amelioration program sa panahon ng enhanced community quarantine. May mga LGU po na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigay sa kabuuan, kumbaga yung kanilang distribution ay partial pa rin hanggang sa ngayon. Tatlong factors dito, the number of population, security problem, and the number of manpower na tutulong para sa gagawing distribution. Ang DILG ay binigyan na hanggang May 10 ang extension o pinlawig pa para magawa yung dapat na pamimigay deadline na ibinigay pa na bagong deadline na itinakda ng DILG para sa mga natitira pa ang DILG na hindi pa nakakatalima sa kabuuan. Samantala, habang papalapit yung May 15, yung deadline ng extension ng enhanced community quarantine, may mga barangay po sa Metro Manila na nagkakaroon ng pagtaas ng bilang ng mga nagpa-positive sa COVID-19. Kaya po sila ay nagpatupad ng lockdown mismo dun sa kanilang barangay. Isa po dito ay isang barangay sa Mandaluyong. May ulat si Erwin Aguilon. Sinimula na ngayong araw ang isang linggong total lockdown sa Barangay Edition Hills, Mandaluyong City. Mahigpit ang ginagawang pagpapatupad ng mga otoridad dito. Sa bawat entrada, mayroong mga nakabantay na sundalo o kaya naman ay mga pulis kasama ang mga bantay bayan. Ang mga ito rumuronda rin sa mga eskinita ng barangay. Ang mga tao naman, tinitiis na lamang ang init sa loob ng kanilang bahay. Pag ganito, tis-tis lang una siguro sa init pa kasi parang matapos na itong intubi na ito. Isaan niya siyang tricycle driver at matagal nang hindi nakakabiyahe, kaya pabor si Fernando Bernas sa total lockdown sa kanilang lugar upang matapos na ang krisis. Aminado rin ito na maraming pasaway sa kanilang barangay na kahit na may ipinapatupad na enhanced community quarantine ay nananatili pa rin sa labas ng mga bahay. Pabor din kasi parang matapos na ito. Para makabiyahe na kami naantala din sa biyahe. Nagbabiyahe kasi kami ng tricycle, din kami makabiyahe dahil nga dito sa Ngobi. Wala kasi mainit o kasi sa loob ng bahay kaya di rin makatagal sa loob ng bahay kaya lumalabas yung tao. Ganito rin ang pananaw ng iba pang mga taga rito. Mas gugustuhin nila ang lockdown para matapos na ang kasalukuyang problema. Okay lang, tiis na lang hanggang para matapos yung problema. Mabuti nga yan para mawala na yung virus. Kasi makukulit din dito yung tao. Masinsya na, hindi naman lahat po. Mayroon talaga makukulit. Hindi maiwasan, ha? Ayon kay Virgie Miralles, kailangan ng lockdown upang masok po ang problema. Nananatili kasi anya sa labas ng mga bahay ang ilang mga kapitbahay nito na matitigas ang ulo. Kahit naka-isik yun, nasa labas pa rin, makukulit talaga mga tao dito. Anong ginagawa nila sa labas? Wala. Miikot-ikot lang.
Naglalaro ng ML. Sabi ng mga ito, meron naman silang naipon na pagkain kasama na ang relief goods galing sa Mandaluyong City Hall. Kapag ready naman po kami, nangangutang po kami sa mga kamag-anak namin kasi wala po kami natatanggap na SAP. Ayon naman sa Bantay Bayan na si Reynaldo Abono, bagamat may mangilan-gilan pa rin na hindi sumusunod sa total lockdown, karamihan naman ay nananatili sa loob ng mga bahay. Hinuhulian niya ang mga matitigas ang ulo na pakalat-kalat pa rin. Sumusunod din sila sa total lockdown. Eh nung nakaraan, hindi sila sumusunod, nasa labas sila. Nagmo-mobile agent, nagtatambay. Ngayon, unti-unti natin na patupad yung batas na total lockdown. Ngayon, napasunod na natin sila. Maganda kayo para matapos na itong paghihirap natin. Pare-pares din tayo naghihirap sa ngayon panahon. Sana papasalamat kami sa kanila din na sumusunod sila. Isaanya sa concern ng kanilang mga kabarangay ay yung mga may kailangan bilhin sa labas. Sabi nito, maaari naman silang tumawag sa Bantay Bayan para mag-utos at sila na ang bibili para sa kanilang mga kalugar. Alam nila yung number namin, pwede kaming utusan. Kami na po ang mag-aano sa kanila. Sinabi naman ni Barangay Chairman Carlito Sernal na wala na talagang tao sila nakikita na pakalat-kalat sa kanilang barangay. Sa ngayon po, nung nag-start kagabi yung lockdown natin about 12 midnight, ngayon nakita namin walang tao. Halos lahat ng mga kalye, inikutan ko na ngayon, and even doon sa mga eskinita natin, wala na rin mga tao. Ang mga nahuhuli naman anya lumalabag ay hinuhuli at dinadala sa barangay upang iproseso at sampahan ng reklamo sa piskalya. Iginiit din ito na malaking tulong ang isang linggong total lockdown sa kanilang barangay. Malaking tulong po ito kasi mawawala yung movement ng tao, yung pagkakadikit-dikit dahil nakita nyo naman dito yung density ng bahay, ng tao. Sa bawat lakso, halos magkakatabi po yung pagitan lang, minsan dingding lang, plywood lang. So, yun yung chances na pwede sila magkaroon ng hawan talaga. Tatagal ang total lockdown sa Barangay Edition Hills sa gabi ng Mayo 13. Sa ilalim ng ipinapatupad na total lockdown, papayagan lamang na makalabas ng bahay ang mga nagkatrabahong frontliners at iba pang essential workers na nakasad sa guidelines ng Interagency Task Force. Kapag mayroong emergency, maaari rin namang makalabas ng bahay ang mga residente. Irwin Aguilon, Radyo Inquirer na Binibenta, bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa. Buksan mo ang iyong puso sa kapwa mong mga bilanggo. Iabot mo ang iyong mga kamay. Pagsisilbi sa kanila'y iyalay. Magpasilong ka kahit na sandali. Magbahagi ka kahit na kaunti sa mga bilanggong minsay nagkamali. Sa harap ng Diyos handang magsisi. Bahaginan mo sila ng pagmamahal. Turuan mo sila ay magdasal. Iyong ipadama na sila'y minamahal ng ating Diyos na may kapal. Magpasilong ka kahit na sandali. Magbahagi ka kahit na kaunti sa mga bilanggong minsay nagkamali. Sa harap ng Diyos handang magsisi. Bahaginan mo
mahal ng ating Diyos na may kapal. Bahaginan mo sila ng pagmamahal. Turuan mo sila ay magdasal. Iyong ipadama na sila'y minamahal ng ating Diyos, ng ating Diyos na may kapal. Mahal na Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa inyo at nananalangin na bigyan kami ng kalakasan ng pangangatawan, kalakasan ng loob, kalakasan ng pag-iisip upang maharap namin ang aming misyon, ang pagtulong sa aming kapwa, ang pagtulong sa lahat ng frontliners at maging sa individual na mamamayang Pilipino. Dinataas po namin sa iyong makapangyarihang pangalan ang aming kalakasan, ang aming kasanayan, ang aming karunungan sa misyong iniatang mo po sa amin. Ang lahat pong ito ay amin dinadalangin sa inyong pangalan, mahal na Panginoon. Amen. Itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na at the start, sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarain na itong COVID.